So welcome back sa akin channel, guys. So salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Ongoing tayo, 10,000 subscribers, malapit na po. Konting-konti na lang, hindi natin nagawa yung nakaraan na sabi ko mamimigay sana ako ng pa-premyo. So hindi na hit yung April, ngayong May, sana ma-hit natin. And yun, so meron tayong dalawang bagay na pag-uusapan ngayon. Yun yung good news na nangyari sa amin, saka pangalawa yung bad news. So unahin muna natin yung good news. So ano ba yung good news na nangyari? Kahapon, May 6, nag-PT si Mia na naman kasi simula May 1 ginagawa namin yun. May 1, May 2, May 3, May 4, May 5, May 6. So kahapon nag-PT siya, medyo naging clear na yung ano, linya. So sa sobrang naming excited, nag-post na kami kasi inisip namin nung gabi, nung May 5. Mga pangalan, possible na kung babae o lalaki, kung maaari ba pagsamahin pangalan namin, napaka-ikli ng pangalan namin. Then, sobrang excited namin, noong May 6, pinost namin. At yun nga, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagbati, bumati, at nag-congratulate sa amin. Sobrang nakakataba po ng puso talaga. Matagal na namin po talaga inaantay yun, yung baby po talaga, first baby po. So yun, then yun na nga. Na-post, tapos nung umaga, siyempre punta ako sa work, pinuntahan ko yung pensioner ko, tinulungan ko siya. Then nung bandang hapon, sinat ko yung secretary ng OB namin. So, sabi ko kung pwede, possible ba na magpa-test si Mia on Friday. So sabi niya, why not sir, ngayon na lang, May 6. Sabi niya, konti lang yung ano, yung tao. So, nung natapos ko yun, sinundo ko si Mia alas 3, pumunta kami doon. Sir, mga 3:30 na yun. Then, pagdating namin maraming tao. So, mga alas 6 na na-accommodate kami doon. Then, ayun, nung na-accommodate na si Mia, nag-usap na sila ni Doc. Then ako, that time, nasa labas ako noon, lowbat ako. Then nakiusap lang ako sa secretary kung pwede makihiram ng charger, nakihiram po ako. Then nung mga kalagitnaan siguro ng usap nila doon, pumasok ako doon, kinuha ko yung cellphone ko. Then bigla ko na lang narinig sa usapan nila. Hindi ko rin alam ba't wala ako doon sa loob. Hindi ko alam kung pwede ba ako doon o sa labas lang talaga. Narinig ko usapan nila na may tatanggalin daw. So, napaisip ako ano yung tatanggalin na yun. Kaya ang nangyari, medyo tumahimik ako nun eh. Siyempre, sobrang saya namin, di ba? Nung time na yun, tumahimik ako. Tapos, binigyan siya ng option, dalawa. Una, tatanggalin siya through injection, tinatawag na chemo. Chemo raw po yun. Di ba, usually yung chemo yung kinakalbo. Pero itong tinatawag nila na chemo, ito yung injection para matunaw yung nabuo. Ano ba yung nabuo na yun? Then, second option, o-operahan siya. So, yun. So, nung time na yun, medyo parang mabigat yung pakiramdam siya. Kasi nga, sobrang saya namin na para kang di mo ma-explain yung pakiramdam. Noon, nalaman nga namin na ectopic pregnancy. Ectopic daw. So, sa labas, doon sa fallopian tube po, nabuo yung bata. So, napag-alaman namin, sinabi ng doktora na 4 weeks na pregnant nga raw si Mia. Kagandahan lang daw noon, nakita agad, na-detect agad. At syempre, nagpapasalamat din kami kay na na-detect niya agad kasi may mga pagkakataon pala pag hindi na-detect tumagal ng ilang weeks dyan sa hindi tamang kinalagyan, maaaring yan mag-rupture daw, sumabog o pumotok. So yun po yung pinapasalamat namin na detect agad. Do syempre kami medyo malungkot that time kasi nga syempre excited kami, pero ayun, nag-usap sila, pero ganun talaga.
Nag-usap sila, gusto na sana i-admit ni doktora si Mia. Kaso lang, sobrang shock namin nung gabi na yun pagkasabi. Nabigla kami. Sobrang kami nabigla. Kaya sabi namin, baka pwedeng bukas na lang, Friday, May 7, ng alas 6. So, pumayag naman si Doc na gano'n na mangyari. Pupunta kami ng co-op ng 6 a.m. ng Friday, May 7. So, yun ang ginawa namin. Then, pagka-uwi namin, siyempre, sobrang saya nung ano, sobrang saya nung hapon, biglang nung gabi, biglang ano. Tapos may pumunta pa doon na tropa, nagdala ng sangyup. Ayan, nagpapasalamat kami kay classmate Imo. Pagbanggit nga, pagbaba namin sa ano, si Mia, galua-alua pa. So ako, nilalakas ako lang yung loob ko na hindi magpakita rin ng kainaan, siyempre. Siyempre, pag ikaw bilang lalaki, makita mo na ganun na nararamdaman ng babae, tapos papakita ka pa ng kainaan, di ba? Siyempre, mas lalo manghihina yun. So, ginawa ko, nilakas ako ng loob ko, pero sa part ko, sobrang masakit na rin yun kasi sa first baby yun eh. Pinapanalangin ko nga kagabi kung may miracle ba na mangyari na sana bumaba o tumama, pumunta doon. Pero well, ganun talaga eh. Pero siguro God's will na rin yun. Hindi natin pwede i-question yun. Yung mga bagay na ganyan na siguro gagawin na rin natin ay magpasalamat sa dahil nga na-detect agad ng maaga na hindi na lumala pa. So yun yung pinapasalamat namin talaga. Siyempre masakit sa part ganun. Siyempre di ba pinaghirapan nyo yun, then tapos mangyari hindi pala mabuo, hindi pala posibleng mabuo kasi nga doon sa palugpid yung topic pala siya. Ginagawa ko tong vlog na to Friday, May 7. Kaya pumunta kami, maaga pa. Alas 6, dito sa co-op. Pagpunta namin dito, yun, maganda rin yung tanggap dito sa co-op. Dimiretso kami sa ER. Then, yun, fill up kami ng mga forms. Then, syempre, importante doon yung sa swab test. Yun, number one. So, pina-swab test kami dito. Okay naman po, negative naman kami parehas sa COVID. Then yun, pumunta na kami sa ano, doon sa tabi ng ER kung saan na dinextrosan si Mia. Nakita ko doon ang laki ng ugat dito. Masakit siguro yun, hindi ko pa kasi nararanasan yung ganun. Pero talagang kita ko pumatak talaga luha niya eh. Then nalipat kami ng room. Ito yung room. Yan si Mia tulog. Okay nga yan. Ito yung room. Tinarakan din niya siya dito. Dalawa sa may, ano, sa may balakang. Yun. Kita mo, parang di ko rin kaya tingnan na, gusto ko sana yung video kasi bawal daw eh. So, hindi ko na lang inalo. Yun, nabang tuturukan siya, hinawakan ko na lang sa may nasasabi. Talaga nakikita ko, mahirap din, masakit din talaga. Yun. So, hoping kami, sabi mag-stay si Mia dito muna for monitoring. Monitor ko ni doktora kung kaya ng katawan niya, kung kami ba ay makakalabas agad or sa sunod ng araw. Pero hoping sana na hindi na tumagal. Kaya kita ko naman na malakas naman resistance talaga ni Mia, kaya kakayanin talaga ito. So yun. So bakit ko ba ginawa tong video na to? Yun lang, gusto ko lang muna siyempre magpasalamat siyempre sa Panginoon. Parang blessing in disguise na rin siya. Sabi ko nga dun sa post ko, parang sa Ecclesiastes 3, di ba? Sabi dun, everything made beautiful in its time. So, tama ba yung ano ko? Parang blessing in disguise na rin siya. Hindi man na buo, pero naagapan naman na yung health na hindi naman mapaganon. Malalagay sa kapahamakan. So, yun. Isang pasasalamat na yun. Then, syempre sa inyo po na sumusuporta sa amin. Lalong-lalo na po sa aming online selling. Hindi po kami makapag-online selling ngayon. Nandito po kami sa hospital. So, yun.
So, maraming salamat po sa lahat po ng bumate, sa pamilya namin, sa mga excited, kila mama ay papa na excited na maging lola, saka lolo, sa mga kapatid ko, yan, kila mama ni Mia, papa, mga kapatid niya. Di bali po, babawi po kami. Dapat na tumibay talaga. Dapat lang na, ano, yan, paghihirapan talaga mga bagay-bagay. Kasi siyempre, pananalig din talaga sa Diyos. Hindi talaga pwedeng mawala yung panalangin kasi yung miracle na yan, nandyan lang yan. Dapat magtiwala lang tayo sa kanya. Sa kanya, sa taas. Ayoko naman gawing madrama tong ano na to. Yung video na to. Actually, first time ko nag-vlog ng ganito. Gusto ko lang mag-share ng konting thoughts. Siyempre. Para naman sa mga ating mga kaibigan malaman din nila yung sitwasyon. So yun, so maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. So ingat po tayo lagi, huwag na masyadong maglabas kung di naman kailangan. Stay safe po tayo. God bless. Ay, teka guys, may pahabol pala ako. Gagawa na lang kami uli ng panibago kasi masyadong ano eh, mabilis lumango yung ano ko eh, sperm ko eh. Parang dinagit niya agad, hindi na inantay makarating dun sa may uterus. Kaya abangan nyo na lang. Maybe next month. Oh, yun, diba? Pero sigurado na yun. Sigurado na yun. Awa ng Diyos. Please. Please talaga sigurado na yun. So yun lang. Bye-bye. God bless. Isa pa pala guys. At least nalaman namin hindi kami baog.